Hindi po ako sumisingil kahit piso, kahit kaninong pasyente. Kasi alam ko, mas kailangan ako ng mahihirap eh. Hindi na ako kailangan ng mga mayayamang pasyente, kaya nila pumunta kahit sinong doktor. Pero sa mahihirap, walang nag-aalaga. Kaya lahat ng kaya ko ipayo sa cellphone na yan, ginagawa ko. At problema, alam ko marami sa inyo, mas maraming kailangan medical. Wala tayong libreng check-up. Walang libreng laboratory test, ni ECG, urinalysis, wala. Pag ang tatay, nanay mo, sumakit ang tiyan, papa-ultrasound, may pera pa tayo. Papa-CT scan ng tiyan, 20,000 ngayon, ang pinakamura. Walang libre, check-up pa lang yan. Ang operasyon sa gallbladder, 120,000, 150,000. Walang libre, kahit may PhilHealth ka, magbabayad ka pa rin. Konti lang inaawas ng PhilHealth. Kaya nakakaawa talaga yung kababayan natin, walang mapuntahan pagdating sa kalusugan. Ang haba ng buhay ng mga Pilipino ay 70 years old lang. 70 average age ng namamatay. Sa ibang bansa, umaabot sila ng 90 years old. Lugi tayo ng 20 years. Pag kinausap nyo yung mga overseas workers natin, sila libre gamot, libre check-up, libre opera. Tayo, wala lahat. Nakakalungkot. Nakita nyo naman. Kaya nung lumapit si Mayor Isko Moreno sa akin, sabi niya, Doc Willie, samahan mo ako dito. Pag sasamahan mo ako, tutulungan natin ng milyong-milyong Pilipino. Sabi niya, bahala ka sa Department of Health, gawin mo, magtatayo tayo ng mga ospital. Ang sabi ko kay Mayor Isko, number one, gagawa tayo ng Cancer Center of the Philippines. Kailangan natin yan para may heart center, may lung center, pero wala tayong ospital na pang-cancer. Ang dami nagkaka-cancer sa kababayan natin, lalo na breast cancer, thyroid, goiter, tsaka din sa uterine cancer, cancer sa matres, sa lalaki, lung cancer. So, nakakaawa po, yun lang po talaga ang goal ko, na matulungan siya. Si Mayor Isko Moreno, sa lahat ng kandidato na lumapit sa akin, siya ang pinili ko kasi marami na siya nakuha sa Maynila. Sa Maynila, ang mga senior citizens may 500 pesos kada buwan. Pag birthday, may cake na sila, meron pang 800 pesos pag birthday. Pag umabot ng 100 years old ang senior, may 100,000 pesos na binibigay. Ang mga estudyante, college students, may 1,000 kada buwan. Grade 12, binibigyan niya 500 pesos kada buwan. At lahat ng mga bata, may libreng computer, may tablet. At may 20 gigs na internet na libre pa. So talagang spoiled na spoiled ang mga, talagang lahat na pwede ibigay, binibigay niya. Galing kasi siya sa hirap eh. Marami siya na itutulong, hindi niya kinukwento sa inyo. Nung isang beses na sa probinsya kami, may lumapit na bata, pinaoperahan niya, liver transplant. Alam niyo ang liver transplant? 3 million yon. Ginagawa sa Taiwan yon. Siya, pinaoperahan niya, hindi lang isang liver transplant na bata, yung sanggol na naninilaw, 20 liver transplant for 3 million, natulungan niya, vice mayor pa lang siya. Kaya lahat ng mga problema natin sa kalusugan, sa tingin ko, pag nanalo siya, nanalo ako, marami tayong mapapagaling. Tsaka kami lang yung kandidato na malalapitan nyo, mahahawakan nyo, kasi talaga pumupunta kami sa tao eh. Galing siyang basurero, pedicab. Ako talaga mahal na mahal ko yung masa, ito talagang gusto ko. Kaya tingnan nyo kung meron kayong ibang preferred na kandidato, kung malalapitan nyo ba, mahahawakan nyo ba, o takot sila sa COVID, o takot sila sa tao, o yun lang po eh. Kayo yung tunay, kayo talaga tutulungan namin. Hindi kami nandito para magpasikat, makakuha ng trono, nag-a-apply kami para magtrabaho. Kaya kung mananalo kami, ready kami magtrabaho, magsakripisyo, kahit mahaba ang pila sa office ng Vice President, walang problema. Lahat ng pipila, tutulungan natin. Hihingi tayo ng billion-billion kay Mayor Isko
para at least maligtas ang mga buhay ng ating kababayan. Ganyan lang po kasimple. Alam nyo, 58 years old na ako. Sabi ko, pag hindi ko to gagawin ngayon, baka hindi ko na magawa sa ibang araw. Ako, manalo-matalo, tutulong pa rin ako. Walang magbabago. As if, hindi ako mapipigawin. Kasi alam ko, mahal nyo na ako eh. Mahal nyo ako bilang doktor. Kung mahal nyo ako bilang vice president, okay. Pag ayaw, okay lang. Hindi magbabago. Bumoto, hindi bumoto, pareho lang ang pagmamahal ko sa inyo. Tandaan nyo. Huwag nyo kakalimutan ating tatlong senador. Siyempre, Dr. Carl Balita, mga bago, matitino. Attorney Jopet Season at Samira Gutok. Huling pakiusap ko na lang, mahirap ang laban ni Mayor Isko. Pero marami siyang magandang plano. Kinuwento na niya sa akin eh. 1 week pa lang siyang mayor, nilinis niya Divisoria. Nakita niyo, di ba? Ang ganda. Pag naging presidente siya, tingin ko, unang buwan pa lang, maraming pagbabago sa Pilipinas. Talagang maraming malilinis. Magugulat na lang kayo, hindi lang physical malilinis, lilinis ang gobyerno. Kasi matino siya talaga eh. So, pakiusap mo lang, baka pwede gawin natin presidente si Mayor Isko Moreno, gawin natin presidente ng Pilipinas. Tsaka syempre, kailangan ko siya. Magagawa ko lang to kung presidente siya. Pag iba pinili ninyo, eh, matatabi lang ako. Wala akong magagawa doon. Kasi hindi ko sila kapartido eh. O, pero magiging mabait pa rin tayo kahit anong mangyari. Maraming salamat po.